Huling apat na gabi na lang, magtatapos na ang cultural drama series ng GMA Network, ang Legal Wives, na kung saan ito ay pinagbibidahan ni Kapuso drama king Dennis Trillo. Kung ikukumpara natin ang performance ng Legal Wives sa ratings ng pinalitan nitong The World Between Us, bigo ang Legal Wives na matapatan at mahigitan ang viewership nito. Pero kahit papaano ay nakapagbukas naman ito ng ating kaisipan tungkol sa kultura at tradisyon ng ating mga kababayang Muslim, lalong-lalo na sa usaping polygyny o ang pagkakaroon ng maraming asawa. Hindi naman masama ang nakukuha nitong ratings na hindi bababa sa 13% at ito ay consistent na top-rated primetime teleserye sa kasalukuyan. Samantala ngayong araw, ipapakilala na sa wakas si John Lloyd Cruz bilang bagong Kapuso. May bagaganap din na media conference ngayon tungkol sa pagpasok ni megastar Sharon Cuneta sa kapamilya primetime series na FVJs ang Provinsyano. Sa magaganap na media conference ng FVJs ang Provinsyano, isang premyadong Kapuso aktor daw ang gaganap na kontrabida sa naturang teleserye na 6 na taon nang umiere. Sakto naman na pagtatapos ng Legal Wives ngayong linggo. Magsisimula naman daw ng Cycle 11 ang lock-in taping ng FVJs ang Provinsyano. Kaya hindi malabong isipin ng iilan ng posibleng si Dennis Trillo nga ang bagong papasok sa action series ni Coco Martin kasabay si megastar Sharon Cuneta. Sa bagay, 2014 pa huling pumirma ng 3 years exclusive contract sa GMA Network si Dennis Trillo. Kaya nangangahulugan lang na freelancer na siya noong 2017 pa hanggang sa kasalukuyan. Nagkaroon din ng rumor noong 2019 na masama raw ang loob ni Dennis Trillo sa GMA dahil hindi siya binati nito sa kanyang pagkapanalo bilang best actor para sa pelikulang One Great Love sa Metro Manila Film Festival. Nagkaroon naman ng usap-usapan sa social media noong sinabi niyang, "Ganyan kami kaimportante sa GMA," na agad naman niyang binawi at sinabing nahack daw ang kanyang account. Kahit na hindi na-renew ang kanyang kontrata sa GMA Network, patuloy naman siyang nakakatanggap ng magagandang projects dito. Katunayan nga niyan, sa mga panong freelancer siya, bumili siya sa mga teleseryeng Truly Madly Deadly na bahagi ng I Can See You series, The One That Got Away, Kain at Abil at syempre ang Legal Wives. Samantala, full support naman sa ngayon ang GMA Network sa pagbubuntis ni Jenilyn Mercado. Katunayan nga niyan ay aantayin si Jenilyn na bumuti ang kanyang kalagayan para makabalik siya ulit sa kanyang teleserye na Love the Repeat katambal si Cian Lim. Kaya kung sakaling totoo man nalilipat si Dennis Trillo sa kapamilya, tiyak na marami ang magsasabing wala siyang utang na loob. Pero kung uunawain natin ang kanyang kagustuhan na mas gusto pa niyang mag-grow ang kanyang karir sa pagtanggap ng mga challenging roles, siguro ay maiintindihan naman ito ng kanyang mga solid fans. Sana, hindi lang siya tumulad sa iba na sinisiraan ang kanilang home network na nag-alaga sa kanilang karir sa loob ng ilang taon. Sana hindi ito totoo mga Kapuso, kasi isang napakalaking kawalan din si Dennis Trillo sa Kapuso Network. Sana, mag-stay lang siya sa Kapuso Network. At dito po nagtatapos ang ating chikahan guys. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe at God bless po always.